Ngayon nga kapatid ay nagiging usap-usapan nga ang sinabi ni Baloyskie matapos nga ang kanilang pagkatalo na di umano magre-retiro na nga siya dito nga sa paglalaro sa MPL na kung saan kapatid ayon nga sa kanya ay dala lamang ng emosyon niya sa pagkatalo nga nila dito nga sa MPL ang nasabing post na iyon na kung titingnan kapatid sa ngayon nga ay mukhang prime na prime nga ni Baloyskie dito nga sa paglalaro ng MPL na kung titingnan kapatid kung sakaling magre-retiro nga siya masasabi nating sayang talaga ang prime na yan dito nga sa paglalaro ni Baloyskie kaya naman mas mainam kung mag-i-stay nga siya sa paglaro sa MPL. Kumbaga, habang prime pa ni Baloyskie ay tuloy-tuloy lang dahil kung ating ang matatandaan simula nang mapunta nga si Baloyskie sa Geek Farm Indo na madalas ngang nangungulelat noong mga nakaraang season ay gumanda nga ang laruan nitong Geek Farm Indo na kung saan kapatid, last season nga ay kinapos ang mga ito para makapasok dito nga sa playoffs. Ngunit, ngayong season nga kapatid ay nang babalagbag nga ang kupuna ni Baloyskie dito nga sa MPL Indonesia na kung titingnan, pasok na pasok nga ang kupuna ni Baloyskie dito nga sa Geek Farm Indo para nga sa playoffs. Ngunit gayon paman, natalo nga ang kupunan ni Baloyskie dito nga sa playoffs na kung titingnan ay sobrang lakas naman talaga nila Baloyskie dahil na 2-0 nga agad nila itong EVOS Legends. Ngunit na reverse sweep nga sila ng EVOS sa pagkakataon na ito. Kumbaga, may missing piece pa nga na kulang dito nga sa EVOS Legends na kung titingnan ay kayang-kaya naman na magkampiyon nitong ang EVOS Legends sa susunod na season kung ang lineup nga ng Geek Farm Indo ay sila-sila pa rin na kung titingnan baka sa susunod na season ay makuha na talaga nila Baloyskie ang tamang timpla nila dito nga sa paglalaro sa Geek Farm kaya naman mas mainam talaga kapatid kung hindi nga magre-retiro muna itong ang si Baloyskie dito nga sa Geek Farm Indo dahil tulad nga ng sinasabi ni Baloyskie ay may kaya pa siyang ilabas nga sa kupunan ng Geek Farm Indo at ito nga ay ang pagsasalita niya ng bahasa na kung saan ito nga ang bagay na nakikita ni Baloyskie na missing piece niya dito nga sa Geek Farm Indo dahil marami pa nga siyang pwedeng ilabas kung sobrang husay niya na nga magsalita ng bahasa dahil ikwento nga ni Baloyskie sa isang interview kapatid na nakakamiss nga yung mga shot call ng mga Pinoy dito nga sa MPL PH dahil napapakinggan nga ni Baloyskie yung mga comms nga na inilalabas ng MPL. Tila'y namimiss talaga ni Baloyskie yung mga shot calling nga dito sa MPL PH na kung titingnan kapatid, ang malaking katanungan nga dyan ay kung magbabalik ba si Baloyskie dito sa Pinas? Well, ang kasagutan nga ni Baloyskie dyan kapatid, kung mataas ang sweldo ay babalik nga siya dito sa Pinas at hindi nga malabo na magbalik si Baloyskie sa paglalaro sa MPL PH na kung titingnan may mga kuponan talaga na aabangan nga ang pagbabalik ni Baloyskie kung sakaling iiwan na nga ni Baloyskie ang paglalaro doon sa Indonesia. Kumbaga kapatid, hindi nga palalagpasin ni Baloyskie ang prime niya dito nga sa Indo na kung titingnan kung ang offer ay parehas lang sa Indonesia ay agad-agad nga itong papatusin ni Baloyskie lalo na sinabi nga nito na may ilalabas pa nga siya o may ibubuga pa nga siya dito nga sa paglalaro sa MPL at abangan na lamang natin kapatid ang katanungan kung mag-i-stay ba siya doon sa Indonesia o di kaya'y magbabalik na dito nga sa paglalaro sa MPL PH. Sa pagpapatuloy nga kapatid, usaping Indo pa rin tayo dahil matapos nga ang matalo ng EVOS Legends dito nga sa Onic Esports sa score na 4-0 ay sinabi nga ng coach ng EVOS na di umano ang meta raw na ipinapakita ng Onic Esports ngayon ay mas malakas kumpara dito nga sa meta ng mga Pinoy na kung saan para sa ating mga Pinoy ay hindi nga yan katanggap-tanggap kapatid lalo na't alam nila na malakas ang Onic Esports sa kanilang region pero syempre yung mga pambato natin ay mas malakas dito nga sa Onic Esports dahil sa mga nakalipas na tournament nga kapatid ay tinalo lang ng ating kupunan itong Onic Esports pati nga
Ang RRQ Hoshi ay binabalagbag lang ng mga Pinoy na kuponan. Kaya naman, syempre, hindi nga agree ang mga Pinoy sa opinion na ito ng coach ng EVOS Legends. Well, nasasabi nga yan ng coach ng EVOS Legends dahil noong nakaraang IESF Championship nga kapatid ay tinalo tayo nitong EVOS na kung titingnan, masasabi natin na ang Blacklist International nga ay bahagyang humina sa mga oras na yon. Kaya nga sila natalo nitong EVOS Legends o sabihin nating nakachamba lang itong EVOS Legends. Kaya naman, ngayon nga ay nagsusumikap itong Blacklist International nang sa gayon ay magtuloy-tuloy nga ang kanilang panalo at makapagrepresenta nga itong Blacklist International dito nga sa MSC 2023. At kung sakaling mangyayari ngayon kapatid, ang magiging pagbawi nga ng Blacklist International dito sa MSC ay ang makalaban itong EVOS Legends at ilalaglag nga ng Blacklist International itong EVOS Legends kung sakaling magtatapat nga sila dito sa MSC na kung titingnan kapatid, alam naman natin yung mga aurahan nga nitong Blacklist. Kung yung una natalo sila ng EVOS, malamang sa malamang kung sakaling makapasok itong Blacklist sa MSC ay hindi nila pagbibigyan itong EVOS Legends kung sakaling makakatapat nga nila ito sa MSC 2023. Bukod nga sa Blacklist International ay masasabi natin na mas malakas itong Echo at itong ang Brand Esports kung ikukumpara mo dito sa Onic Esports dahil alam nga natin ang galawan nitong Brand Esports ngayon na namamayagpag nga ngayong regular season at sana ay magtuloy-tuloy nga ang ipinapakita ng Brand Esports hanggang pagsapit nga ng SEA Games dahil ang Brand Esports nga ang ating pangbato sa SEA Games at dito nga sa IESF at syempre andito nga itong Echo Esports na kung saan kapatid yung mga solidong set nga ni Yawi ay hindi mo maikukumpara sa ibang mga player doon sa Indonesia dahil matapos ngang magkampiyon ng Onic Esports ay maraming ang mga Indo lalong lalo na yung mga caster na ikinukumpara nga itong si Yawi at itong ang si Kiboy na tank nga ng Onic Esports dahil ayon nga sa kanila ay di umano mas malakas na daw ngayon si Kiboy kung ikukumpara nga dito kay Yawi. Well, walang duda kapatid dahil tayo nga ay may resibo na mas malakas si Yawi kaysa kay Kiboy dahil world champ nga itong si Yawi nung nakaraan habang si Kiboy naman ay nakukuha yung mga show niya dahil hindi nga ito nirerespeto ng kalaban samantalang kapag si Yawi ay autoban nga ang show kaya hindi nga ito nakukuha ni Yawi. Kung titingnan kapatid sa mga bagay na yan ay di hamak na mas malakas talaga ang Pinas kung ikukumpara mo nga dito sa Indonesia. Malaki kasi ang posibilidad kapatid na magtapat sa Grand Finals itong Philippines at Indonesia sa MSC 2023 lalo na't ang ilan nga sa mga kuponan na inaasahan natin na makapasok nga sa MSC ay natalo na kagaya nga nitong Falcon Esports at ito nga ang AI Esports na kuponan nga sa Malaysia na nakakapalagpalag nga sa atin. Sila nga ay nalaglag sa qualifiers para sa MSC 2023 doon sa Malaysia. Kaya yung mga upset na yan ay makakatulong nga sa ating mga Pinoy para mapadali nga ang triple championship natin sa MSC 2023. Kumbaga magkakaroon nga ang Pinas ng Grand Slam sa kampiyonato dito nga sa MSC. Napilit nga ang inaagaw sa atin ng Indo. Sa pagpapatuloy nga kapatid, matapos nga ang tanggalin si Coach Zeys nitong ang EVOS Legends, sa ngayon ay wala pa nga tayong balibalita kung nasa na nga ba nagko-coach itong si Coach Zeys at ayon nga sa kanya ay wala pa siyang kinakagat na kuponan dito nga sa pagko-coach sa MPL o sa ibang liga ng Mobile Legends. Ngunit ayon nga sa kanya kapatid ay di umano may 20 offer sa kanya sa loob ng Indonesia sa labas nga ng Indo at sinabi nga nito na di umano may nag-o-offer nga sa kanya na Pinoy team bilang coach nito at yan nga ang bagay na pinag-iisipan niya lalo na kapag nag-coach nga itong si Coach Zeys dito sa Pinas kapatid ay mas mapag-aaralan niya ang tunay na meta ng mga Pinoy dito nga sa Mobile Legends na kung titingnan
kung sakaling babalik na siya doon sa Indo ay madadala niya yung experience ng mga Pinoy dito nga sa paglalaro ng Mobile Legends. Lalo na't ilang season na rin at ilang taon na nangingibabaw ang mga Pinoy sa mga international tournament. Kaya naman hindi mo talaga masasisi ito nga si Coach Zeys na pag-isipan nga ang offer na kagatin nga ang offer dito sa Pinas. At yan nga ang bagay na ating aabangan. So kapatid, ano ang reaction mo sa video na ito? E-comment mo sa baba. Maraming salamat!